magsitayong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang obispong si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol nang pananampalataya, ang anak mo ay Diyos na totoo. Sa pagkakamit namin ng kaalaman sa kanyang pinanindigan at sa kanyang pagmamalasakit sa aming kapakanan, kami naway walang hadlang na umunlad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga Hentil ang mabuting balita. At sila namay sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na, tulad natin, sila'y tinatanggap niya nang pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila't sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan.
nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hentil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginooy hanapin ng ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasyakoy, huwag nating ligaligin ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo, sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay ipahayag gawa ng poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw, ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Magsitayong lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama. At ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiupon lahat. Mga kapatid, narinig po natin ngayong gabi ang atin pong ebanghelyo mula kay San Juan. Ang mahal na poong Jesus Nazareno ay nagsasabi sa atin ngayong gabing ito na manatili tayo sa pag-ibig niya sa pamamagitan ng pagsunod at pagsasabuhay ng kanyang mga utos. Inaanyayahan po tayo ngayong gabing ito na isapuso natin ang salita sa narinig po nating ebanghelyo at binigkas po ng ating pong Jesus Nazareno. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Subalit, ang pag-ibig na ito ay kailangan may dugtungan, may daloy, may kaakibat na kung saan inaanyayan tayong manatili sa pag-ibig na ito. Ang pananatili ng pag-ibig na ito, ang alam natin, ang banal na presensya po ng poong Jesus Nazareno, ang presensya na maaari at talagang ang pangakong malalampasan ang lahat ng anumang mga bagay na siyang magbibigay hadlang malalampasan ng pag-ibig ng Diyos. Malalampasan ng sinuman tumutupad sa kanyang utos at nananatili na siya'y nagpapadaloy ng pag-ibig na nag-uugat sa pag-ibig ng ating poong Jesus Nazareno. Bawat isa po sa atin na pagtatagumpayan ng pag-ibig ng poong Jesus Nazareno ang lahat ng anumang mga bagay na siyang ating tatahakin. At patuloy po itong inihahayag ng ating simbahan ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang maliw. Patuloy na inihahayag ng Diyos na nagkatawang tao ayon sa kalooban ng Ama upang ang pagsasakatuparan ng pag-ibig na ito'y maging isang konkretong paghahayag ng katotohanan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y mabuhay. Kaya nga po, bilang mga disipulo ng ating mahal na poong Jesucristo, mahal na poong Jesus Nazareno, tayo ay patuloy na tumugon sa kanyang paanyaya na tayong lahat ay maging aktibo sa pakikilahok sa misyon ng simbahang itinatag ng poong Jesus Nazareno.
na mamutawi ang pag-ibig na ito na dulot ng Diyos sa atin, ang kanyang anak, ang kanyang buktong na anak na nagpakasakit, inialay ang kanyang sarili dahil sa pag-ibig sa atin. Kaya nga po mga kapatid, ang pananatili po ng paninindigan ng pag-ibig sa pamamagitan ng patuloy na paninindigan ng ating pamumuhay Kristiyano bilang mga disipulo ng ating Poong Jesus Nazareno. Kaya nga po, ang pagiging isang kapwa Kristiyano, ang isang paghahayag na isang konkretong binubuhay ng pag-ibig ng Diyos ang buong pagkilos natin na kung saan tayo'y nagiging instrumento ng pagbibigay buhay sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating paglilingkod, na ang pag-ibig ng Diyos ang siyang mamanalaytay sa buong pagkilos ng ating buhay upang ipagpatuloy ang misyon na iniatas ng simbahan sa bawat isa sa atin, na ang pag-ibig ng Diyos ay maging buhay sa bawat isa sa ating tumutugon ng pag-ibig sa ating Poong Jesus Nazareno. Kaya po pinadala niya, mga kapatid, ang kanyang buktong na anak, ang ating Poong Jesus Nazareno, na namatay para sa ating mga kasalanan, na buhay na muli upang siya'y bigyan tayo ng isang katubusan na tayo'y mabigyan ng buhay na walang hanggan. Namatay para sa ating kaligtasan. Ganyan katindi ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, na kalooban niya na tayo ayon sa Kanya, na manatili sa Kanya kung tayo'y susunod sa Kanyang utos at mamuhay sa Kanyang pag-ibig na dulot sa atin. Hinihiling niya na magmahalan tayo bilang mga kapatid, magkakapatid. Pag-ibig sa kapwa, ito ang kalooban upang mabayaran ang pinakadakilang handog, simpleng alituntunin ng Diyos, magibigan tayo na nag-uugat sa pag-ibig ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Kristo, kung mamamalagi kayo sa akin at sa inyo ang mga pananalita ko, hingin ninyo ang anumang loobin ninyo at magkakagayon sa inyo. Manalangin tayo ng may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang nakapagpapasigla ng loob. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang ating simbahan naway maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga hindi sumasampalataya naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga mag-asawa, naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa, na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magdiwang ng walang katapusan sa tahanan ng Diyos sa langit, manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin at puspusin mo ang aming mga puso
ng iyong pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupon lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong makamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si San Atanasio, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyo. At amin nawang mapakinabangan ang walang alinlangang paninindigan sa iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas na sinasampalatayanan ng Obispong Banal na aming pinararangalan sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Atanasio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa pananungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag ng pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa'yo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan.
si Lord po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayong lahat. Ipagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Umawit po tayong lahat. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami nang kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan ni Kristo. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaisa ni San Atanasio naway aming maipahayag ang pananampalatayang matatag na Diyos na totoo ang iyong buktong na anak upang kami laging buhayin at ipagsanggalang ng pakikinabang na aming tinatanggap sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paggawad ng pagpapala sa langis, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo. O maibiging Diyos, sama, sinugo mo ang iyong anak na si Jesucristo upang ihatid ang iyong pagpapagaling sa mga may sakit. Dinggin mo ang aming panalangin na aming inihahain sa iyo nang may pananampalataya. Suguin mo ang Espiritu Santo na siyang tumutulong sa tao bilang kaibigan, puspusin nawa ng kanyang kapangyarihan itong langis na iyong nilikha para sa aming kapakanan. Nawa ang pagpapala ay sumapit sa lahat na mga papahiran ng langis na ito. Naway gumaling sila ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo, Diyos Ama, para sa aming kapakanan, itong langis sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagpapahid ng banal na langis, sa bisa nitong pagpapahid ng banal na langis at alang-alang sa pag-ibig at awa sa iyo ng Panginoon, tulungan nawa kayo sa pamamagitan ng biyaya ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tinubos kayo ng Panginoon mula sa kasalanan, gawaran kayo ng kagalingan, lakas, kalusugan at kaligtasan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyanayahan ko pong lahat ng kapatid kong mga pari na narinito ngayon, 15 po na narinito ngayong gabi na lahat po kami magbabasbas sa inyo.
Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Siglang